kang kabahan. Chikahan lang to, friend. Chikahan lang. Ah! Okay, go. Poker face. Long time nung si vlog. Ayun. So, nakatanggap ako ng PM, personal message from Titus of ABS-CBN from DZMM. So, ina-ask niya ako kung pwede daw ako mag guest interview sa Winners Alive Teleradyo ng DZMM on Saturday. So, ayun. Ko alam. Kaya ko ba ito? Oh my gosh. Yay! Good morning, guys. Today's the day of the interview sa DZMM, so I'm getting ready. Blow drying my hair. Wish me luck! Oh my gosh. Guys, face check. Pert ako, guys. Diba? Hindi talaga ako marunong. Ayan, so waiting na lang ako. Kinakabahan me! Oh my gosh! Pray for my soul! Ako, love comes in different sizes and in different packages. O, diba? Bakit ba yung iba sa atin eh nakakahanap ng forever sa mga foreigner? Alamin natin ang mga love stories ng ating kasama today. Ito, ito is itong una nating guest na in love sa isang Koreano. May opa siya! Hoy! Alamin natin ang kanyang pinagdaanan. Pinagdaanan talaga, no? Kasama natin si Andrea Data o Data Ko. Andrea, hello! Welcome to Winners Alive! Hello po! Good morning! Ay, naku. Andrea, ano ba ito? Data o Data? Data. Data! Ayan. Andrea Data Ko. Nasa ano ka ba? Nasa Korea ka ngayon? Yes po, sa Jeju Island. Uy, sa Jeju Island? Yes po. Maganda ba dyan? Super. Okay, teka muna. Bago natin pag-usapan ang buhay Koreana mo, nandyan ka dahil mag-asawa na kayo ng iyong Korean boyfriend, no? Dati. Apo. Talaga? Apo. Sige, kwento ko naman, be. Ayun po, bale, 2019, nung nagpunta po ako dito, pero 2018 kami nag-start mag-date sa Pilipinas po. Ay, sa Pilipinas? Paano ba kayo nagkakilala nitong si June? Paano ba sasabihin yun? June o Ju-on? June po, June. June. Paano kayo nagkakilala ni June? Bale, sa dating app po kami nagkakilala. Hoy! Dating app? Be, bakit? Ano bang edad mo at nagde-dating app ka? At nung nakilala ko po siya, 27. 27 po ako, opo. Oh, okay. 30 siya. Okay lang, anong age difference. Okay, so dating app, paano naging diskarte mo, be? Diskarte talaga. Hindi, pero ano po, parang that time, hindi naman ako talaga looking sa maghanap ng boyfriend or what. Kasi parang, I just went from a breakup, a long Ay. Time. Ah, okay. So, naghahalap ka ng aliw-iw. Ayun, tapos, parang actually sa isip ko po nang parang nagjo-joke lang ako na hay nako. Parang syempre medyo lang naman naka-move on na malayo. Heartbroken ng konti. So parang sabi ko nun, hay nako, maghahanap na nga lang ako ng opa. Kasi mahilig po ako sa Korean drama and sa Ay, paka diyan. Okay, correct. Ayun, so parang nag-dating up po ako tapos parang siyempre, swipe right pag may nagugustuhan. Tapos nung nakita ko siya, ay, super like. Bakit super like? Kasi siyempre, Korean siya. So parang psycho. Even friends sana. Ah. Kahit friends. Kasi parang gusto ko talaga ma-explore yung parang Korean culture and all. Kasi very interesting siya for me since mahilig ako sa mga Korean stuff.
Oo, so ang yun, ano tapos, mo, ang mindset mo. Ayun, tapos nag-match naman kami, tapos nag-usap kami agad. Tapos, nakakatuwa siya kausap kasi may sense of humor siya. Mm-mm. Ayun, tapos, within parang a week lang kami nag-usap, parang nag-decide na kami na magkita in Makati. Ay, nandito siya, no? Nandito siya? Wala siya sa, ano, wala siya sa Korea? Apo, sa Philippines kasi working siya as professional football player. Ay, okay. So, nung time na yun, bago kayo magkita, text-text lang, chat-chat lang, di pa kayo nag-usap na parang nag-talk ganito kahit virtually? Opo, puro chat lang. Puro chat. Ay, naku, de finally, eyeball, kita kayo. Ay! Okay. Ang alam mo kasi, ang problema ko sa'yo, o problema ko dito, language barrier. Ang hirap kaya yes. Itindihin ng ano, mga Koreano pag nagsasalita super. Ng English at saka, and much, paano na? So, nagkita kayo, tapos? Ayun, nagkita kami. Actually, yun nga yun in terms of language barrier po. Medyo mahirap ng kaunti kasi hindi siya ganun pa kagaling mag-English. Oo. Pero nagtatry siya, tsaka nag-use siya ng translation. So, for me, medyo yung parang pag magkausap kami talagang dapat medyo focus ka kasi kailangan mo intindi. Kailangan mong intindi. Parang nagbabasa ka rin ng ano, subtitle. parang ganun na. Ayun, tapos, yun, nakita kami within a week, tapos, after, tuloy-tuloy pa rin po yung usapan namin. Hanggang sa madalas na kami nakikita, lumalabas kami, kumakain kami. Pero hindi kami pwede siyempre manood ng movie kasi hindi magkakaintindihan. Okay. So, oh, naman. At saka wala namang Korean film dito na may subtitle sa tinihan ng time na yun. Oh, tapos. Oh, e, paano tawag dito? Gano'ng katagal kayong nag-date? Siguro mga 2 months. Two tapos, months. Pero okay. Hindi pa kayo couple. Isa po yun sa parang naging, ano, parang nahirapan ako. Kasi parang first time ko po makipag-date sa foreigner. So, di ba iba po yung culture natin in terms of boyfriend-girlfriend na may ligaw. So, alam mo yung mismong araw kung kailan mo pwedeng sabihin na ay boyfriend ko na to, ay girlfriend ko na to. This is it, so, pansit. Opo. So parang doon ako nahirapan kasi parang lumalabas kami, sweet kami, pero hindi ko naman alam kung pwede ko na ba siya sabihin na ay boyfriend ko to. Ay, depende. Nag-I love you na kayo noon? That time wala pa po. Ah, wala pa. Mm-hmm. O pero, paano naging formal, be? Ano, bali, ang nangyari po na ano na, buntis ako. Inay ko, wala pang I love you, wala pang branding. Chug agad. Ano ba itong si Andrea? Suko agad ang bataan. O, sige na nga. Nabuntis po ako kasi, parang that time po kasi parang very, ano ako, parang nag-let go ako dun sa old na ways ko na very tight sa sarili ko. Kasi parang, yun nga, I just got off a 6-year relationship. So parang that time sabi ko, may edad na ako, parang gusto ko i-explore yung bago. Parang gusto ko makaranas kung paano ko gagawin yung ibang bagay. So parang yun, kaya parang naging very open din ako. And then, inisip ko din naman na I need to be open kasi foreigner siya. So okay. Need namin mag-meet in the middle. Hindi pwede. Talaga, nag-meet kayo, be. Nag-meet talaga kayo. Ayan, nabuntis ka na. Ano nangyari? Di sinabi mo kay June. Ano reaction niya? Ano, parehas kaming, paano ba? Parehas kaming gulat and natakot. I'm sure. Kasi unplanned yun. Opo, unplanned. Tapos parang, after ko dun sa past ko, parang hindi ko maisip na ay mag-aasawa ko or what. Lalo na mag-aanak. So, sabi ko masaya na ako nun sa mga pusa ko, sa mga cats ko. So, ano nangyari? So, parang kahit ako talaga sobrang naloka ako na hindi ko talaga alam gagawin. But then, nung sinabi ko sa kanya, kahit siya, hindi niya rin alam actually anong ire-react niya. Kasi parang nasa
Nasa? Nasa point pa siya ng life niya na ine-enjoy niya yung career niya. Okay. And yung salary niya na nakukuha niya na ng buo because of... Kasi before, tumutulong siya sa family niya. So ayun. So, parang that time, naisip ko po noon na, okay, sige, kung masaya siya, edi, sige po, go. Oh. Pero kung hindi, kaya ko naman eh. Kasi may stable job naman ako and hindi naman ako... Ah, okay. So, inopen mo yung... So, inopen mo yung sarili mo that you're going to raise your child on your own. That marriage is not a possibility. That maybe he will say goodbye to you because of fear of responsibility. Pero, naging kayo. Paano yung transition? Bale, hindi ko siya pinressure na, nabuntis ako, panagutan mo to. Kailangan may tatay to. Hindi. So, bilang ako kasi, ayun nga, I'm a believer na hindi dapat pinipwersa yung mga bagay-bagay. Plus, ayoko po kasing if ever na maging mag-asawa kami, but sa susunod, ako yung masisisi na naging masaya or something. So, parang, sabi ko sa kanya, sige, huwag ka ma-pressure. Hindi kita pinipilit maging tatay. Sabi ko, ang akin lang, bibigyan kita ng panahon para mag-isip. Kung kaya mo, kung gusto mo ako makasama and gusto mong panagutan yung bata. Pero kung hindi, naiintindihan ko, hindi ko din naman kailangan ng magiging asawa na pilit. Oo nga naman. O gano'ng katagal nag-isip? Siguro po mga 2 months. Okay. Ongoing pa din po kami na kami. Parang sabi ko sa kanya, sige, let's take off the pressure. So, ang gawin natin, sabi ko, sige, mag-date pa din tayo. Constant communication pa din. And then, pag nag-decide ka na okay, sige, hindi ka talaga to kaya, then sige, tapusin na natin lahat. Okay. So, we can both move on. So, After two months, parang nagkaroon kami ng intervention. Ay, may nakialam. Ano nangyari? Sino nakialam? Kasi ano po, parang yung ano niya, yung family kasi niya. Isa yun sa kinakatakot niya actually, yung family niya kasi very traditional sila. So parang Korean to Korean sana. Parang na-warningan na din siya nung mom niya before na huwag ka mag-aasawa ng foreigner, please lang. Okay. So yun. So parang nagsabi po siya sa parents, sa tatay niya muna. Okay. Parang yun. Tapos parang very supportive naman yung tatay. Ah, sinabi niya kay papa na nakabunti siya. Opo. So, okay. Tsaka po sa ate niya. So yun. So parang... si mama? Hindi pa po niya sinasabihan dati. okay. So yun. Tapos parang after po nun, nag-usap kami, nag-iyakan kami, and all. Parang sabi ko sa kanya, actually, matanda ka na. Alam mo dapat yung maging decision mo sa buhay. Kasi sabi ko sa kanya na hindi naman sa hindi natin i-honor or hindi mo i-honor yung family mo. But then, you also have to think na whatever will be your decision in life is magiging buhay mo. Hindi magiging buhay ng parents mo or ng kapatid mo. Hindi sila yung magiging asawa ko o hindi sila yung magiging nanay or tatay ng anak ko. Ikaw. So, okay. Whatever is the decision will be, ikaw yung magte-take nun. So, say ko sa kanya, and even let's say, sabihin ng mom mo na, sige, mag-asawa ka ng Koreana, sige, sundin mo siya. Magiging masaya ka ba? Sabi ko sa kanya na, let's say na mag-asawa ka ng Koreana, in 10 years time, mag-guarantee mo ba na masaya ka sa decision mo? Teka lang, be. Mama's boy ba? Hindi naman po siya mama's boy, pero very ano siya sa parents niya. Magalang, masunod. Yun naman usually eh, di ba? Okay. So, paano? Anong sagot? Parang sabi niya sa akin that time, lahat daw nung sinabi ko sa kanya is tama.
Okay. Tapos parang after po noon, yun, nag-iba na yung mind niya na mas naging accepting na siya. Ah, okay. Na, tapos parang first time niya na in-acknowledge yung chan ko that time. Yeah! Nako, Crayola to the river ka! Yeah. So parang kasi parang during those times na hindi pa niya ina-acknowledge, parang very independent na yung utak ko na I'm going to raise child. Parang isip ay wala na ito. Ako na talaga ito. Ito na nga. Kamusta naman ang buhay may asawa dyan sa Korea? Ay, okay naman po. Exciting siya. Siyempre kasi madaming, bukod sa I love Korean stuff or Korea in general. So, na-enjoy ko siya. So far, ngayon po housewife ako. Uh-uh. So, full-time kasi dalawa na yung baby namin. Oh, nakita ko sa picture, dalawa na ang bebe. Opo. This must be love, Andrea. Opo. Kasi iba din po talaga siya dun sa, iba yung pagkatao niya dun sa mga naging past or mga nakilala ko. Iba talaga siya. Ayun. Okay, teka, babalikan kita ha. Dahil tingnan natin kung naririyan na ay wala pa. Okay. May naka-adapt ka na sa kultura ni June. Hindi ba nagka-clash yung mga tawag na nakagisnan mo bilang Pilipino at saka paano yung religion? Hindi naman po kami nagka-clash kasi parang ang pinaka-iba lang naman is yung other traditions nila, like yung tinatawag po nilang Chesa, na kapag may death anniversary, hahanda po sila tapos nagbabaw sila, nagpe-pray sila. So parang at saka iba po yung ways of celebration nila. Very okay. Solemn. Unlike sa atin na kapag Pasko, parang bongga, may mga paputok, gano'n, party, sila po, hindi. Very solemn sila na parang yun, may nagbabaw and all. And hindi kami nagka-clash kasi parang we're both open sa culture. And parang kasi hindi lang siya sa Pinas nag-play ng football. In other countries also. So, medyo exposed na siya na hindi lang Korean culture yung focus niya. Very accepting siya of others. Ayun. Kasi, yun po. Yung iba kasi dito, medyo closed off pa sila na ang Korean lang. Kasi nandyan lang sila. Itong si June, naka-travel na in some parts. So, medyo naging open na. Wow! So, ano bang message mo sa mga babae na naghahanap ng forever? Naghahanap ng forever. Ako po, ang advice ko lang sa mga gusto ng foreigner na partner, sinulat ko po talaga. sige. Basahin ang kodigo. Ang advice ko lang po is, una sa lahat, bago sana sila sumabak sa relasyon, need nila ihanda yung sarili nila sa mga bagay na alam nilang kakaharapin nila, gaya ng mga language barrier, culture, environment, and food, or things in general na alam mong iba sa kinalakihan mo bilang isang Pinoy. So you have to be prepared of the inevitable, you have to be open of being out of your comfort zone, but make sure your partner would be there to support you. Teamwork. And then, of course, communication is key talaga. No matter how uncomfortable or petty the situation or topic is, always communicate. Otherwise, you will be disappointed by your own expectations. And it's never good to always just expect, especially sa setting na alam nyo namang different kayo ng kinalakihan. And there's a possibility na you would have different views and approaches to things. So, most importantly, please, friends and family, marry for the right reasons. And yeah. Everything else will follow.
Thank you, Andrea, for sharing. Maraming maraming salamat. Salamat po. God bless you, Beha. Ingat ka dyan sa Korea. Sorry po. Okay lang po ba i-promote ko sana yung YouTube? Oh, sure. Go, go. Ayan. Sana po ma-subscribe kayo dun sa YouTube namin. Bali, ongoing siya. Naka-maternity leave lang po yung YouTube ko, pero active po yun. Please subscribe to Aya. Also, Facebook is Aya in Korea. Yun lang po. Alright. Thank you, Andrea. Thank Salamat you, Aya. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye po. Whew, guys. Tapos na. Nakaraos. Naitawid. Lahat na. In fairness, it was good because feeling ko kasi ang galing ni Miss Winnie Cordero na feel kong parang hindi ako na-awkwardan magsalita or magkwento sa kanya kasi parang ano siya, very jolly and parang very warm siya makipagkwentuhan. As in parang kwentuhan lang siya. So, okay naman, naitawid naman. So, ngayon, yay! Okay, back to reality, guys. Naghihintay yung dalawa kong makulit na Koreanong maliit. So, bye! Annyeong! Mm-hmm.